kabayan, welcome po ulit sa aking channel. At sa umaga nito ay meron tayong gagawin replacing ng flywheel for HF1. Medyo matindi siyang makina. Sasalang natin. Kailangan sentro sa taas sa parting ito at siyempre importante sa kanya mukha. Check natin yung stas. Yan, okay na, sentro na siya. Start natin. Okay na, taas. Pasensya na mga viewers ha, sa ingay dito, nasa tabi kasi lang yung kalsada, yung ating shop ay tabi-tabi ng kalsada. Pero, ayan, kaya pag may dumadaan sa sasakyan, dinig na dinig ang ingay ng mga sasakyan, kaya kayo na magbahala magpasensya sa ingay natin. Double check ulit natin ang sa mukha. Konti pa. Yan, okay na siya, sentrado na. Ngayon, pitan ulit natin. Madali ito mga kabayan, hindi ito katulad ng flywheel na ibang flywheel na mayroong usle sa ibabaw. Ito ay flat lang siya, kaya hindi ganun kasilan. Thank you.
Tapos, sa mga nagtatanong nga pala, bakit nire-replace ang flywheel? Ito po kasi pangkaraniwang, pagka ito ay sobrang lalim na ng clutch base, ay halos hindi na umusan ang isang sasakyan. Pare-parehas po yan. Maging anumang oray, maging kotse o jeep, Toyota Revo, isang problema. Pagka mababa, pagka malalim na ang muka ay nang nilalapatan ng clutch base, ay kahit na i-cambio mo siya, diretin mo na diretin ang gasolina o kung naman siya, ay mabagal na siya. Kaya ito tinare-replace para bumalik ang sigla ng sasakyan. Ganun po yun. Yan, malapit na siya. Para lalo siyang pumantay. Yan. Tingnan nyo mga kabayan. Ngayon, ay napakakinis niya na. Mula rito, hanggang sa dulo, ay pantay na pantay siya. Kaya paglapat ng bagong clutch base ay malakas na kanyang hatak muli. Babaan natin. Yan, dito na siya ngayon. Kanina, napakalayo ng itsura kumpara sa bago. Yan. Eh, natapos na ang ating ginawa. At muli pa akong maglalamping mga viewers, sa aking mga bagong viewers, palamping naman ang isang subscribe, pakisama na ng ating notification bell, at kung meron tayo, para pag meron tayong mga bagong upload ay updated po kayo. Maraming salamat po. Bye bye.